Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa You Channel for Showbiz Update. So, andito na naman nga po akong muli, nagbabalik ang nagmamaganda po ninyo kachismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update at fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang ating mainit na chika ay tungkol nga po dito sa sinabi ni Paolo na kung saan ay binuking niya si Kimmy. So, nahuli rin sa sarili po niyang bibig. So, hindi talaga magaling magsinungaling itong si Papi Paolo. Kaya, nahuhuli eh. Anyway, before that, sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, i-click nyo na agad-agad ang subscribe button at notification bell, lalo na kung Kim Pao's update po ang inyong hinahanap dahil sagot na po natin yan. Upang kayo ay ma-notify at maging updated, just click the subscribe button at notification bell. So, eto na nga guys, sa gabing ito, unahin natin pag-usapan naman itong bangayan sa social media ng mga fans. Nagkakagulo talaga until now eh, ang gulo-galo pa rin. Actually, nadagdagan pa nga po yung gulo. May mas malaki pang gulo tayong nabasa sa social media. And ang sakit lang isipin, ang saklap lang pong isipin na umabot po sa ganito, ang fandom sa ganito. Siyempre, ang maapektuhan din po kasi si Kim and Paolo, sila po yung naiipit dito. Kaya guys, kung talagang mahal po natin si Kim and Paolo, ay iwasan na po natin ito. Sabi nga dito, I still do believe that this fandom is not toxic. Ang pangit naman, makakabasa ng the most toxic fandom I ever encountered. Nako, ako din, ayoko makabasa ng ganyan. Ayoko pong matagurian tayong toxic fandom ever. Kay Kim and Paolo rin po kasi magre-reflect yan eh. Anyway, sabi ba dito, talaga ba na-encounter mo na ba lahat? Hindi mo ba alam na kabi-kabila ang pag-giveaways ng mga KPs or Kim Paos? May mga pa-charity pa yan in every chapter nationwide. And ito yung maganda po sa fandom. Nabalita nga rin po natin ito nung nakaraan na sana nga po ay magkaroon daw ng foundation eh ang Kim Pao. Kasi nagiging foundation na nga rin yung dating ng mga fans dahil busy sa pagbibigay ayuda sa mga kababayan natin. And I think kung ganito yung fandom natin guys, ipagmamalaki rin tayo ni Kim and Paolo. And sa mga nagsasabi naman na the most toxic fandom I ever encountered ang Kim Pao, ay huwag mo nyong lahatin dahil baka mga trolls account lang naman yung nakikita ninyo. O, diba guys? Kita nyo na yung epekto ng mga mapagkunwari, mga ano dyan, na mapagbalat kayo. Damay lahat, diba? Kaya alam nyo naman, bago po mag-fact check ng mga tao, ay ano po, nauuna ang panghuhusga. Anyway, ayun na nga. May pa-charity pa in every chapter nationwide. I don't belong in any KP group. Gala-gala lang dito sa plaza. Ba't nasaktan lang talaga ako sa post na yun? Kasi, I consider myself as a KP fan. May mga times man na may hindi nagkakaintindihan, but one thing is for sure. Full support kami sa mga means namin. I do believe that most Kim Pao values kindness and positivity. Yes guys, para lang sa simpleng Kim Chiu Avellino na pagsigaw, binibig deal. And para naman po sa mga Kim Pao's admin, huwag po kayong mag-alala. Andito naman po kami para backupan po kayo. Huwag po kayo padadala basta-basta sa mga sinasabi ng mga yan. Siyempre, una nilang aanayin ay yung pundasyon, hindi ba, ng fandom. Bigo siguro sila na paghiwalayin si Kim and Paolo. Yung objective siguro nila ay gumuho. Kaya ayun, mga main naman ang kanila pong, ang mga main naman ng Kim Pao fans ang kanila pong tinitira at pinagbabalingan. Samantala sa YouTube channel ni MJ Felipe,
meron po siyang bagong update tungkol sa Kim Pao. Actually, ano po ito eh, kuha pa nung nakaraan sa California po ng Kim Pao. Pero ngayon niya lang na ibahagi. So, sabi nga niya dito, story time. While waiting for my flight, I scrolled through my phone gallery. And nakita ko tong interview kuna ito kina Kim Chu and Paolo Avellino. Talking about 5 a.m. jogging sessions. Grabe, sorry naman na ngayon ko lang ito nakita at na-upload. From the vault, Kim Chu and Paolo Avellino confirms 5 a.m. jogging sessions. So, nakakatuwa naman, at least na-share pa rin ano, kahit na ngayon lang ni MJ. Thankful pa rin po tayo. And eto nga po yun. O diba, apakapogi naman ng isang Paolo Avellino. Nakaka-inlove. Kaya bagay na bagay sila eh, ng napakaganda at napaka-diyosang si Kim Chu. Bagay na bagay talaga. Perfect combination. Anyway, ayun, may pagkumpirma po sila na magkasama po sila lagi mag-jogging. Hindi naman, nagkakayaan lang. Ngayon, na nagkaayaan naman na. And right. Then, si Pao din pala, may ilig din siyang tumakbo. Right. So, kung sino yung available, sama. Kung sino yung hindi nagigising, iwan. Pero naging habit nila, no? Everywhere you go. Ako yung most run talaga. When... Who influenced who? Actually, tatakbo lang talaga ako. Okay. Favorite ko talaga mag-run, okay. Lalo na sa ibang bansa. Mag-isa lang. Okay. Ngayon, na nagkaayaan naman na. And right. Then, si Pao din pala, may ilig din siyang tumakbo. Right. Actually, mas mabilis na siya tumakbo sa akin. Oo. Yun, hanggang sa okay. Sige, tara. And dito guys, mapapansin ninyo, no, parehas po silang umamin na nagkakayayaan lang daw doon sa jogging. Pero nakakatuwa dito, at least nalaman nila sa isa't isa na parehas po sila ng hobby. And dyan nagsisimula yan eh, di ba? Ang lahat. Kasi alam mo na magkakasundo kayong dalawa. Kaya dyan nagsisimula yan. Ako, Kim and Paolo, alam na namin yan. Charot. Anyway, sa interview na ito, meron pa po tayong napansin. Tungkol po dito sa pagbubuking ni Papi Paolo kay Kimi nang hindi niya sinasadya, nang hindi niya alam na binuking niya. Kasi guys, sabi nga niya, nung tinanong po siya about kung namiss ba niya si Kim Chu, medyo magulo yung sagot niya, pero understood naman natin na mabigis lang naman daw kasi nawala si Kim kaya hindi naman niya masyadong na-miss. Pero dun sa last part na sinabi niya na inaayos naman ni Kimi yung kanyang schedule, nag-a-adjust siya. Ibig sabihin, nag-uusap pa silang dalawa. So, nahuhuli sa sarili nilang bibig. Magka-video call siguro parati yung dalawa, no? Kaya hindi niya masyadong na-miss si Kimi. Idadaan niya lang sa tulog, kinabukansan, makikita rin naman niya agad-agad, kakausap, kaya ganoon. So, konti lang. Sabi nga ng mga fans, palibhasa, magka-video ko lagi, kaya hindi masyadong na-miss. Palibhasa, nag-uusap parati ang dalawa. And booking din po siya, huli rin sa sariling bibig, yung tungkol kay Kimi, na ina-adjust talaga yung oras, yung kanyang pong schedule. Para magbigay ng oras sa isa't isa. Ay, may pag-anoin. Kailangan ay may oras sila sa isa't isa kahit napaka-busy nila pareho. Ginagawan ng paraan. Ay, grabihan. Bakit alam mo yan, Paolo? Charot lang. Last question. Namiss mo ba si Kim the time that you guys were apart? Mabilis lang. Halos hindi. Mabilis lang. Sobrang bilis. Saka medyo nag-a-adjust din sa time zone. So parang doble bilis. Anyway, kayo guys, ano yung masasay patungkol dito? Pa-comment ka lang po sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.